member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ganap na po ang alas 8 ng gabi dito po sa Radyo Veritas. Ngayon po ay Biyernes, ikalabing siyam ng Hulyo, 2019. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Here now is the Philippine Conference on New Evangelization Update. Makinig! Panalig kaugnay dito sa ikalawang araw ng Philippine Conference on New Evangelization. Aking mga kapanayam si Bishop Broderick Pabilio, ang Auxiliary Bishop ng Archdiocese of Manila. Magandang araw po sa inyo, Bishop. Magandang araw sa inyo, Aliana, at sa mga kapanalig natin sa Radio Veritas. Yes po, Bishop, at sa pagtatapos po ng ikalawang araw ng PCNE, ano po yung magandang mababaon dito ng ating mga kapanalig, lalo na rin po yung mga hindi nakarating dito? Ang maganda pong mababaon natin ay ang mga iba't ibang mga testimonies na ginawa ng iba't ibang mga kabataan. May mga kabataan sa Lansangan, may mga kabataan sa Pilipinas, may mga kabataan din ng mga sa ibang mga bansa, may mga kabataan din ng mga nag-i-struggle pa lang, at may mga kabataan na nagtatabaw para sa mga kabataan. So makikita natin, malawak po ang mundo ng kabataan. At ito isang mababaon din natin na makita natin na kahit ang mga kabataan, mayroon na silang commitment, no, para sa Panginoon. At yan po'y nagbibigay sa atin ng kapanatagan at ang pag-asa sa mga kabataan ito. Kaya huwag po tayong ma-discourage, no, sa trabaho natin sa mga kabataan. Totoo, marami silang problemang dala-dala, marami mga kabataan may mga problema, pero marami din mga kabataan may mga mabubuting hangarin at may mga kakayahan na, may mga capacity in order to be really apostles among the young. And Bishop, nakita nga po natin dito at naihayag yung ilan sa mga suliranin ng mga kabataan. As a clergy din po and the elders po, ano po yung sa palagay ninyong challenge po sa inyo sa simbahan? Siguro ang challenge sa aming simbahan na alam natin ang mga kabataan, kahit na may magandang hangarin, they are very fragile, ang dami ni mga problemang dala-dala, na sana mas maging open kami sa kanila, makinig sa kanila, to accompany them, at kung hindi naman kaya kasi may iba ng mga elders na hindi nila kaya makisa sa mga kabataan, at least bigyan nila ng space ng ibang mga tao na magtrabaho sa simbahan alang-alang sa mga kabataan. Maraming salamat, Bishop. Okay, walang anuman. Yan nga mga panalig, si Bishop Broderick Pabilio, ang Auxiliary Bishop ng Archdiocese of Manila at Chairman ng CBCP Episcopal Commission on the Laity. Magbabalik ang mga balita mamaya alas 9 ng gabi. Ako ang inyong kapanalig, Liana Villajo. Sumain niyo ang katotohanan. You've just heard the Philippine Conference on New Evangelization Update. Sumain niyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Daughters of St. Paul, Paulines Media Center, located at number 2655 FB Harrison Street, Pasay City. Call 831-6430. Inihandog ng Society of St. Paul, Philippines, Macau at Veritas 846, ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig. Magandang gabi po sa ating lahat ng mga kapanalig at mga kasambuhay. Ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. Bumabati po sa inyo ng isang magandang Biyernes ng gabi na naman. Father Vic Ray, ang kasama ko po ngayong gabi from the Society of St. Paul din. Salamat po, Father Paul. Isang mainit na pagbati po para sa ating mga kasambuhay at kapanalig para sa gabing ito. Ako po si Father Vic Ray ng Society of St. Paul. Samahan po ninyo kami sa isa na namang oras ng masayang talakayan ng buhay parokya at buhay Biblia sa Sambuhay Parish Bible Encounter. Atid po sa inyo ng Society of St. Paul sa pamamagitan po ng St. Paul's Audiovisual at St. Paul Bible Ministry. Yan. At simulan po natin ang ating palatuntunan sa pamamagitan po ng panalangin sa
paraan po ng pagbasa ng magandang balita na pangungunahan po ni Father Vic Ray. Pagbasa mula sa sulat sa mga ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 10, Talata 38 hanggang 42. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paana ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghahanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Yan po mga kapanalig, ang ebanghelyo, hindi yata ito ang ebanghelyo, Father Vic Ray, sa araw na ito, no? Para po ito, Father, sa Linggo, paghahanda natin, no? Ha, ito yung gospel for this coming Sunday, kaya po inaanyayahan natin kayo na makibahagi sa ating pong pag-sharing, sapagkat ito po ay tungkol sa darating na Sunday's Mass Celebration. Isang magandang pagninilay po, Father, para sa Linggo. Siguro magandang linawin muna natin una sa lahat, Father Vic Ray, na itong lugar ni Martha at Maria ay yung tinatawag nating Bethany o Bethania. Opo, Father. Mm-hmm. Ibig sabihin, lugar ng pahingahan. Ganun ba yun? Opo, Father. Bethany. Bethany. Kung maalala ko, sabi ng teacher ko. Pahingahan. Opo, oo. Father. At si Jesus, kaibigan siya ng pamilyang ito. At hindi lamang si Maria at Martha ang magkapatid, kapatid din nila si Lazaro. Lazaro. Oo. At kung natatandaan po natin, mga kapanalig, ito pong si Lazaro, yung patay na binuhay ni Jesus. No? At dahil binuhay siya ni Jesus, kaya nagsimulang umigting yung pagnanasa ng mga leader na siya ay ipaligpit. Kasi there was a time, Father Vic Ray, kung natatandaan mo, nagkaroon sila ng handaan. At sa handaan na yon, nandoon daw si Jesus at katabi ni Jesus, si Lazaro na muling nabuhay. Ngayon, maiisip natin yung mga kapitbahay na hindi naman invited doon sa handaan na yon, sisilip-silip sila. Makipag-chismis, Father. Oo, tinitingnan nila, ano kaya itsura nung namatay na yon na nabuhay? O, kasi dumampot ng tinapay, kumain, may talagang buhay pala. Kasi noon siguro, Father, hindi pangkaraniwan yung pangyayari na ang isang patay ay muling mabuhay. Oo, Father. Wala naman talagang nangyaring, di ba? Kaya nakakagulat. Napakalaking balita yon sa kapanahunan ni Jesus. No? At iyon din po sa Father, siguro yung dahilan kung bakit parami ng parami yung tagasunod ni Jesus at yung mga naniniwala sa kanya dahil sa isang hindi pangkaraniwang milagrong ginawa ni Jesus. No? At saka si Jesus, kung matatandaan po natin mga kapanalig, maraming mga taong sumusunod-sunod sa kanya. Opo. No? Opo. Hindi lamang yung mga apostoles na 12, meron pang ang sinasabing 72 disciples. Other disciples, no? At bukod doon, marami pa rin iba, no? Pero sa hanay ng mga kakilala, kaibigan, kasama ni Jesus, itong pamilyang ito, parang namumukod-tangi na kaibigan talaga niya. Malapit talaga po, Father, sa puso ni Jesus. Kasi kung babalikan natin, no, nung pumunta si Jesus sa bahay ng magkapatid na ito, nung namatay si Lazaro, doon natin narinig na umiyak si Jesus. Umiyak siya, nagdadalamhati. Oh, at si Jesus, kung natatandaan natin, ilang beses lamang yan umiyak. No? Umiyak siya noong siya ay pako sa cross, no? O sa Gethsemane, opo, Garden of Gethsemane. Umiyak siya nung nakita niya yung City of Jerusalem. In a flash, nakita niya yung mangyayari in the future, destruction ng Jerusalem. No?
At ito naman, noong namatay si... Yung kanyang matalik na kaibigan. Father. Na si Lazaro. Opo. So makikita natin, si Jesus ay nananangis, his heart goes out, kahit na ang namatay ay isang tao, o kaya ay marami. Nangangahulugan na po, Father, na si Jesus, hindi lang sa Diyos, kundi isang tao. Dahil nakakaramdam siya ng kalungkutan. Nakakaramdam siya ng pagiging isang tao. Tunay na tao, tunay na Diyos. At kagaya ng kahit sinong tao, gusto niya na meron din siyang mapupuntahang isang lugar na siya'y makakapahinga. Oh. Dahil napapagod din siya, nagugutom. Gusto din niya itaas yung paa niya sa sa silya o sa mesa. No? O kaya kuyakoy. Eh kasi magagawa lang niya kung kasama niya yung mga taong malalapit sa kanya kagaya ni na Maria, Martha at Lazaro. No? Okay po, Father. At itong magkapatid na ito ay linawin natin, ito pong si Maria, hindi po ito yung ina ni Jesus, no? Uso lang talaga sa kanila yung pangalang Maria. Iba ito. Ito ay talagang kaibigan lamang niya at si Martha nga at si Lazaro. Siguro diyan din galing yung ipinangalan sa ospital na San Lazaro Hospital, no? Dito kay Lazaro na nagkasakit at namatay. 'Di ba, Father Vic Ray? Paano mo ba ma-distinguish yung dalawang magkapatid na babae? Anong pagkakaiba nila? Sa ating narinig po na malinaw po dito na sabi na itong si Martha ay abalang-abala sa lahat na magawaing bahay. Abalang-abala sa paghahanda, abalang-abala sa mga bagay na maaring may paglingkod niya kay Jesus. Ang sarap pala kasama yun sa bahay, no? Kasi talagang... siya yung tagagawa. Oo, talagang maaasahan mo siya. No? Talagang kikilos at kikilos. Hindi pwedeng nasa isang tabi lang yan at walang kibo. Talagang siya ang mangunguna, no? Sa pagtatrabaho. At siguro, sa mga kamag-anak po natin, meron tayong mga tiya o kaya yung mga lola na masasabi nating kagaya ni Martha. Oh. Alam mo, Father, may mga tao na parang minsan hindi ko maisip na isang simpleng bagay, makikita nila kung ano ang kinakailangan. No? Siguro sabi ko, gift siguro na isang tao yun na kahit pinakamalit na detalye. No? Nakikita nila kaagad. No? Meron silang sensitivity to the needs of people around them. Opo, Father. It's just isang magandang gift na maaari natin matularan. No? Kaya napakaganda rin itong ugali ni Martha, no? Kasi talagang siya ay nagbuhos ng panahon at saka energy para sa kanyang minamahal, no? Na kaibigan. Sa pagbabalik po natin, samahan po niyo muna kaming muli at samantala tayo po ay dadako muna sa isang paalala mula sa ating himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Merunong kape, numerunong kape, mixed and herbal coffee. Pagod na pagod, pag ako'y naka-mixed and coffee, talagang gabi ang energy. Talagang makakatulog ka na ng mahimbing. Ating kape, mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed and coffee, lalong na-improve po yung ano ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang mixed and herbal coffee, mabibili sa Mercury Drug, The Generic Pharmacy, Pharmacia ni Doc, Ross Pharmacy, at Doc Alternativo Center. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Balik po tayo sa ating Sambuhay Parish Bible Interactive dito po sa Radyo Veritas. Ito po si Father Paul Marquez at si Father Vic Ray ng Society of St. Paul. At huwag kayong bibitaw sapagkat sa malaot madali ay ibabalik natin yung ating remote coverage para sa ating Bible Encounter para po sa lahat ng mga naghihintay
ng Bible quiz, no? At sa ngayon ay pagsasaluhan po muna natin ang Ebanghelyo para po sa darating na linggo para sa ating mga parokya na po ang ating tatalakayin sa darating na linggo tungkol sa buhay ni na Maria at Martha. Okay, Father. Naalala ko po, Father, nung kung pag-uusapan natin itong buhay ni Martha, no, yung pagiging abala sa larangan ng gawaing pambahay, no? Unang naisip ko dito, Father, habang binabasa ko ito noong mga nakarang araw, yung aking kapatid na alam mo minsan dati, parang ayaw na ayaw ko sa kanya, Father, kasi mula sa maliit na bagay, ginagawa hanggang sa pinakamalaki, no? At para bagang sabi ko na itong babaeng ito ay walang nang ginagawa kundi magtrabaho mula sa umaga hanggang maghapon, no? Para siyang ano, ha, ipo-ipo. Ay nako, Father, alam mo, nainis nga ako sa kanya dahil of course kailangan yung tagabuhat, mautusan, eh, ako yung bunso, ako palagi yung inuutusan. Kaya sabi ko, ano kaya yung meron sa may taong ito na walang nakikitang ibang bagay kundi lahat palagi may magagawa, no? Tulog lang ang pahinga. Kaya siguro yung ang tawag sa mga nanay, 'di ba, may bahay. 'Di ba? May bahay kasi marunong silang mag-asikaso ng lahat na nasa loob ng bahay, no? Siguro makikita natin dito ang magandang value kay Martha ay yung kanyang pagiging hospitable, yung hospitality. Yan yung isa sa mga katangian, isa sa mga kulturang Pinoy, Father. O, bantog na bantog tayo sa Filipino hospitality. At sabi nga nila, kuminsan, we are hospitable to a fault. Minsan, sobra-sobra naman, no? Ay, tama, Father. Minsan, yung pagiging mainit na pagtanggap natin, lalong-lalo na sa bisita, ay hindi na rin nagbunga ng maganda, no? Kasi, kuminsan, ipangungutang mo pa. No? Oh, Father, kasi naalala ko yung sa amin yung basic example. Tuwing fiesta po yan, Father, no? Mm-hmm. Yung kabuhayan namin is pagsasaka. Wala na kaming masyadong ibang hanap buhay. Bigyan mo sila ng background saan ba sa yung sa inyo. Ako po ay galing ng Iloilo at sa may bayan ng Nyolosena. Isang oras po galing po ng city po yung itatravel nyo po. At galing po ng bayan, papasok pa po kayo sa isang baryo at isang mahaba-habang lakaran po. Salamat sa pagbibiyahe namin. O, Father, na nakapunta po kayo doon. At nabanggit nga po na tuwing fiesta po, no, para lang may handa po kami para sa mga bisita, kailangan po ng nanay naming mangutang. Mm-hmm. Mangutang. At para sa mga rekado? Hindi lang sa mga rekado, para sa baboy. Sa mga Akala ko nagpapalaki kayo ng baboy para pag piyesta kakatay na lang. Father, yung isang baboy kulang po yun. Kasi hindi lang isang baryo, dalawang baryo yung pupunta sa bahay para makikain lang po. At isipin mo, Father, na kutsara, tinidor, pinggan, kortina, banig, unan, kumot, lahat inihiram sa may kabilang baryo para lang may gagamitin tuwing piyesta. Butin minahiraman, ano? Father, alam naman, tatlong buwan bago yung fiesta, nakasulat na ng mga taong pupuntahan, Father. Wow. At hindi na mapuntahan, mauutangan, Father. Hanggang ngayon ba yan? Pag-fiesta? Opo, Father. Wow. Kaya pagkatapos ng fiesta, ang ulam namin ay asin. Kasi lahat baon na sa utang. Totoo ba yun? Totoo po yun, Father. Walang matitira sa amin kundi mantika ng baboy. Lahat ay pag may masobra sa amin, Father, pabaon yan. Ah, inuuwi ng bisita. Kasi ang balita ko sa ibang lugar naman, pagkatapos ng piyesta, yung sumobra, dinadala sa dagat, magsuswimming yung pamilya, at yun ang baon nila. Uubusin. Sa amin, Father, wala. Wala. Kahit na yung manok na nangingitlog, dahil naubos na yung handa, kailangan katayin para hindi mapahiya sa bisita, Masaya Father. Masaya palang pumunta sa inyo, tapos magdadala ako ng ano, no? Yung lalagyan ng ano, extra food. Eh, Father, masakit yun sa may sa kalooban ng may bahay na walang may handa. Kahit na yung buntis na kambing, kailangan katayin para lang sa mga bisita. Makaawa naman. Mangungutang, no? Kaya sabi ang sobrang kultura nating pagiging hospitable ay dumating sa punto na hindi na rin maganda. Naalala ko nung ako'y ordinahan, may nagbigay sa akin ng isang baka. Yung baka pala ay buntis. Eh, kinatay nila, hindi nila alam. Naawa ako doon sa baby na baka. Saka sa nanay. Kinatay siya. Anyways,
Bukod siguro sa pagiging hospitable, ang isang magandang value nakita natin dito yung willingness niya to serve, yung paglilingkod niya. At Father, yung pagiging attentive to the needs of a person. Very kasi hindi lahat ng tao ay makikita ang pangangailangan ng isang tao. No? Mm-hmm. Isang grasya, isang biyaya ng isang tao na makita niya kung ano ang pangangailangan ng kanyang kapwa. Kaya masasabi natin na kung ganyan siya ka-attentive, it's because of love. O, tama, no? Meron siyang tunay ng pagmamahal na nagsisimula sa pagmamalasakit. No? Pagmamalasakit. At tayo nga mga Pilipino, kapag meron tayong mga bisita, nako, parang ubus-ubus biyaya. No? Lahat nandyan. Kasi nga, Father, tayo may naniniwala na pag may dumarating na bisita, sila ang magdadala ng biyaya sa atin. Kaya lahat-lahat ng atko, nung meron sa atin, ay binibigay natin dahil sa paniniwalang yun. Saka parang karangalan din yun, no, na pinuntahan ka ng mga tao. Tama po, Father. Kasi walang pinakamasaklap na maaaring mangyari tuwing piyesta na dami mong handa, walang bisita. No? Ibig sabihin, hindi ka yata magaling makipagkapwa-tao. Mas maraming bisita, ibig sabihin, mas magaling itong makipagkapwa. Tama ba yun? Tama po yun, kasi, Father. Kasi nasusukat po yan sa bisita, Father. Oo. Anong klaseng tao ka sa pamamagitan ng iyong mga bisita, Father. Mm-hmm. Kaya nga yung mga Chinese, di ba, kapag namamatay, nag-aarkila sila ng taga-iyak. Ng taga-iyak, no? Para maraming ding bisita doon sa lamay. Ganun daw yun eh. Ang isang batayan din na mabuting tao siya, oras na mamatay, maraming nakikipaglamay. Maraming nakipaglibing. Mm-hmm. Pero kung naglilibing kayo, kayo lang apat sa pamilya, ibig sabihin, ano klaseng tao yun? Mag-isip ko, Father. Diba? Totoo po yun, Father, kasi minsan nung nagmisa po ako, ha? Mm-hmm. At sa araw ng libing, makikita mo na mangilan-ngilan lang ang pumunta. Halos kamag-anak lang. Naisip ko, nasaan kaya yung mga kapitbahay nito? Nasaan yung mga kaibigan nito? No? Hindi kaya dayo yon sa inyo? Sa lugar ninyo? Hindi rin po, Father. Taga roon talaga sila. Taga doon po. Kaya minsan ay maawa ka rin at minsan hindi mo rin maintindihan. Isang nakakaawa naman napuntahan ko, Father Vic Ray, sa isang lamay, sa isang funeraria sa Pasay, ni hindi man lang maka-afford kumuha ng kwarto. Nandoon siya sa pasilyo. Oh. At itong namatay ay tatay, sinerch siya lang ng anak sa Facebook. Matagal nang nawalay sa kanyang misis, sa kanyang anak. Itong anak lang ang matyagang naghanap. Natuntun niya yung tatay nung malubhana hanggang sa mamatay. Wala silang pambayad ng kwarto. Mabuti nilang napakabait din ng may-ari ng funeraria. Inayaan sila doon sa pasilyo. Nandoon sa kabaong. Namatay nga po, Father, no? Tapos diba? Malungkot pa ang malungkot mayari. Pa. Oo. Pero at least, nandoon yung anak, nandoon yung asawa, kahit na nagkahiwalay. Mm-hmm. Parang lungkot-lungkutan yung ating mga kwento ngayon. Hindi naman. So, Filipino hospitality, mabuti ba ito o masama? Ayun, depende po, Father, kung paano natin gawin ang nasabing kultura. Kaya nga sabi nga nila, pag sobra, masama. Mm-hmm. Pag kulang, masama. Kailangang marunong kang magbalanse. Magbalanse po, Father. Balanse, oo. Magbalanse. Kailan mo nararamdaman yung pinakamainit o kakaibang klaseng Filipino hospitality? Alam, Father, nung una kong mahiwalay sa amin sa probinsya ng pumunta ako ng Baguio para mag-aral sa seminaryo, Father. Oo. May nakilala ako na at naging isang best friend ko po, Father. Tapos, itong pamilyang ito ay Iglesia ni Cristo, Father. Oo. So, pumunta ako sa kanila. Pero yung stasyon pong ito ay Radio Veritas, Radio ng Simbahan, bago kayo maliligaw. Kaibigan mo lang yung Oo po, kaibigan ko pula po yung Father. Tapos, okay. So, pumunta po ako doon. Kaklaruhin lang natin, ha? Makakala nila nag-takeover na sila, eh. Ikaw naman, daming kaibigan eh. Sige. Alam naman, Father, na ako ay a man for all. Oh, ano sabi naman INC? Nakapagtataka kasi hello, INC friends, mga nakikinig. Kasi mababait po sila, Father. Bigyan sila in secret. Pumunta po ako sa kanila, Father, na pakilala sa akin ay isang guro. Guro naman po kasi ako, Father, noon po. Pero hindi pinakilala na ako isang INC seminarista. Kala ko nag-INC ka rin. Hindi po. At nakakatawa, Father, dahil pagdating ko doon,
pakiramdam ko, prinsipe ako. Pagdating ko, may nakalatag ng yung isang kwarto para sa akin. Sa so bahay ng INC? Opo, Father. Ah, gusto ka siguro i-convert? Hindi naman po, kasi hindi, walang usapan sa ganun sa loob ng bahay. No? Sa bahay talaga. Pagka pagising ko sa umaga, naka-prepare na yung pagkain sa table, may pinggan na, may kutsara, tinidor. Tapos may mapaypay sa tabi mo. Pati yung paglalagay ng ulam, may naglalagay pa. Wow! At pati pagpaligo, Father, sa may banyo, mayroong tubig na, mayroong towel na, may shampoo na, at mayroong sabon pa. Saan ka dyan? Wala na, doon na. Pati pag gusto mong kumain ng mangga, may tatalo pa para sa'yo. Wala, prinsipi ka talaga. Ba't nagkaganon? Ewan ko pa, baka inisip kong gano'n na talaga sila kabahit yung kanilang pagiging hospitable, no? Sa Baguio. Sa Baguio po yun, kaya tuwang-tuwa ako doon at nahihiya na ako kasi nga wala ka nang gagawin kung di matulog, kumain. So alam nila na naging pari ka na, Father Vic Ray? Eh, hindi po, Father. Oh. Kaya tuwing punta ko doon, matulog, kumain. Hanggang ngayon pupunta ka doon? Noong pinakalas ko siguro mga 6 years ago po. Tagal na? Tagal na po. Punta mo kaya ngayon? Bala ko, Padre, puntahan at isorpresa. Oo. Tapos ng kanilang dating bisita ngayon na isang pari na. Magmisa ka sa kanilang bahay. Sabi mo, kailangan akong magmisa eh. Kahit ako nasa bakasyon. Di ba? Isang magandang karanasan ng isang pamilya ang magkaroon ng isang mainit at malugod na pagtanggap, Father, no? Oo. So, last week, Father Vic Ray, ang ating gospel ay Parable of the Good Samaritan, di ba? At sinabi doon na dalawa yung kailangan gawin. Love your God, love your neighbor. Oo. At itong gospel naman sa susunod ay maliwanag na love your neighbor, no? Sa first reading ay si Abraham ang tumanggap sa mga bisita. Nakakatawa dito, Father, dahil si Abraham mismo ang nagmamakaawa, nakiusap sa bisita na tumuloy sa kanila. Nagmamakaawa. Parang si ano, natatandaan ko si Aling Lydia. Lalo si Aling Lydia. Si Aling Lydia yung sa isang city dumating si St. Paul sa kasi St. Luke. Nandoon sila sa river at si Lydia daw ay tindera ng mga telang purple. At pag sinabing purple cloth, yan ay mamahalin. That's the color of the priest, the royalty, at saka yung curtain at the temple, yung punit sa gitna. From top to bottom. Diba na punit? Noong pinako si Jesus sa Calvary sa bandang cross. Bandang alas tres po yan. Alas tres, eksakto talaga. No? Inurasan ko yun. hindi banda. Talagang alas tres. No? So, itong si Lydia, sabi niya, kung dalawang naniniwala kayo na kami ay sa Panginoon, hayaan yung sa amin kayo tumuloy. Mm-mm. Sabi nga ni St. Luke, talaga daw nangungulit itong si Lydia. Nangungulit. Sobrang pilit. So, ganun yung pagmamahal ng mga tao, no? Sa mga lingkod ng Diyos. No? At siguro, Father, kahit sa mga strangers, sa mga manlalakbay, kung saan naabutan ng gabi, at mga pagkakataon na naubusan na ng makakain. No? Samantala po, tayo po ay magkakaroon muna ng ilang paalala para po mula sa ating himpilang Radio Veritas. Sambuhay Interactive. Makinig. Ang 17th Gawad Kamlaw Best AM Station sa Mega Manila. Ito ang Veritas 846, kapanalig sa 50 taon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ganap na pong 29 na minuto makalipas po ang 8 ng gabi dito po sa Radio Veritas. Here now is the Philippine Conference on New Evangelization Update. Makinig!
Report po mula kay Yana Villajos, panayam sa director ng PCNE sa pagtatapos ng ikalawang araw ng PCNE. Mga kapanalig, sa pagtatapos ng ikalawang araw ng Philippine Conference on New Evangelization, ating mga kapanayam, si Father Jason Laguerta, ang director ng Office for the Promotion for the New Evangelization. Magandang araw po sa inyo, Father. Magandang araw, Yana, at mga kapanalig. Yes, Father. So kung i-susumahin po yung ating buong araw ngayon, ano po yung inyong mensahe sa ating mga kapanalig sa pagtatapos po ng ikalawang araw? Isang salita, listening, pakikinig, parang Radyo Veritas lang, no? Makinig. Buong araw, yun ang pinakinggan natin. Makinig sa mga kwento ng mga kabataan, makinig sa kwento ng mga kabataan na may pinagdadaanan, makinig din sa panalangin. Kaya ang buong araw na ito ay buong araw ng pakikiisa. Hindi sa pamamagitan ng pagsasalita o pag-uusap, kung hindi yung katahimikan ng pakikinig para maunawaan mo yung mga kwento ng kabataan. At bilang panghuli, Father, ano yung ating patuloy na challenge sa ating mga kabataan at syempre sa mga clergy din po sa mga kinakaharap ng simbahan? At ang sabi nga ni Cardinal Chito, ang hamon talaga ay paano maglakad kasama ni Jesus. How to walk with Jesus. Paano tayo maging tapat sa daan na tinahak ni Jesus at paano tayo maging maglakbay, magkakahawak kamay sa mga kabataan, sa simbahan, sa lipunan, sa pamilya, sa pananampalataya. Maraming salamat, Father. Maraming salamat. Yun nga, mga kapanalig, si Father Jason Laguerta, ang director ng Office for the Promotion of the New Evangelization, na nangunguna nga po dito sa Philippine Conference on New Evangelization. Para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanalig, Liana Villajos, sumain yung katotohanan. You've just heard the Philippine Conference on New Evangelization Update. Sumain nyo ang katotohanan. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Patuloy po kayo nakikinig dito po sa Himpilang Radio Veritas sa ating pong Sambuhay Parish Bible Interactive. Ito po si Father Paul Marquez, kasama po si Father Vic Ray. Ang napakinggan po nating report ay galing kay Liana Villajos at kinapanayam po niya si Father Jason Laguerta, ang director po ng PCNE. Father Vic Ray, paliwanag natin ng konti sa ating mga kapanalig ang tungkol sa Philippine Conference on New Evangelization. Ito ay nasa ika-anim na taon na, okay, no? Okay, nasa ika-anim po na taon yung nasabing conference po na naglalayon po na pag-uusapan kung paano mas lalong magiging effective na sabing evangelization sa pamamagitan ng new evangelization, Father. Oo, so, tugon pa rin ito doon sa sinabi po ng ating Panginoon sa mga apostles bago siya umakyat sa langit, na proclaim the gospel to all nations, no? And baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kaya lang, new evangelization, ang evangelio, ang gospel, yung pa rin, no? Ever ancient but ever new. No? Di ba? Sa bagong paraan. Kung para bagang Father, na yung laman is ganun pa rin, pero magkakaiba lang kung paano mo balutin at paano mo ibigay. Adobo pa rin yan, iba lang klase ang pagluto. May ibang tweak, kumbaga. So, ito ay nagsimula noong July 19, 2 days ago. Kailan ba? Ang July 19 ngayong araw. Kahapon, kasi pangalawang araw po. Pangalawang araw. So, ngayon, hanggang July 21 ito. Mm-hmm. No? Nagaganap sa University of Santo Tomas Quadricentennial Pavilion. At ang tema po ay Filipino Youth Walking with Jesus. At 5,000 participants po ang dumadalo ngayon from all over the country, at meron din pong mga delegado mula sa bansa katulad ng Amerika at Canada. At sinimulan din po ang nasabing pagtitipon ng sa pamamagitan ng isang banal na misa na pinangunahan ng ating obispo si Bishop Rex Alarcon ng Diocese of Daet, Camarines Norte. At bahagi ng kanya pong homilia, Father Vic Ray, anong sinabi ni Bishop Alarcon?
ang cross ay hindi patay na kahoy, kundi buhay ang cross. Nabuhay ang taong nakapako sa krus. Nabuhay ang taong nakapako sa krus. No? Ayan po ang bahagi ng homily ni Bishop Alarcon. Ang krus ay hindi patay na kahoy. Buhay ang krus, nabuhay ang taong nakapako sa krus. At tapos nagkaroon po ng heart-to-heart conversation with Cardinal Chito Tagle. Kasama po yung ating mga panauhin doon na sina actor Robby Domingo. Sino pa, Father Vic Ray? Mr. Austin Kikti of Catholic Connect Social Network at lay preacher, Brother Bo Sanchez. Okay, at may marami pa siguro, Father, dyan, no? May mga personalities, no? Siyempre, para maka-attract din ang mga kabataan, no? Kasi ito yung mga influencers natin ngayon. Hindi lang siguro, Father, para mag-attract, kundi magiging witnesses na nasabing topic. Topic. So, the conference will run until this coming Sunday, July 21. And tomorrow, July 20, magkakaroon po ng concurrent issues to discuss the issues, no, na nakaka-apekto po sa mga kabataan natin ngayon. Kagaya halimbawa ng issue on OFW, absentee parents, ano pa, yung suicide, no? Yung mga talagang issues na talagang nakaka-apekto sa mga kabataan ngayon. Drug addiction siguro. Drug addiction, yung addiction to gadgets, no? At marami pang iba. So, balik tayo sa ating mga barkada doon sa Bethany. Yung iniwan natin kanina, sina Martha. Martha at si Mary. At Father, parang si Martha na yata na pag-usapan natin. Oo nga eh, si Martha pa lang. So, anong mabang masasabi mo kay Martha, no? Father Vic Ray. Yun nga po siya, isang aktibong tao. Very hardworking. Masasabi mo ba na sino ba ang mas preferred na kaibigan dito kung sa binasa nating ebanghelyo kanina? Sa pinaka last part ng ebanghelyo, sinabi dito na pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mary has chosen the better part. Opo, Father. No? Ibig sabihin na mas pinili ni Jesus, mas gusto ni Jesus ang ginawa ni Maria kaysa ginawa ni Martha. Hindi pa natin napag-usapan kung anong ginawa ni Maria. Ang ginawa ni Martha, alam na natin, doon siya sa kusina, luto siya ng luto, abala siya para makapaghanda ng magandang meal. Pero si Mary, ano bang ginawa niya? Naupo lang sa paanan ni Jesus at nakinig. Nakatunga nga pa doon. Katunga nga. Nakinig, no? Nakikinig naman. Opo. Ano? Ito nga po, Father, siguro kanyang pag-upo sa paanan ni Jesus, isang magpapakita ng pagiging isang disciple. Kasi ibig sabihin ng disciple ay isang tagasunod, follower, at nakinig na upo sa paanan ng master. No? Very attentive siya. Attentive, no? Father. Pero alam mo, yung ganoong gesture ay medyo nakakaskandalo. Doong panahon nila. Opo, na isang babae pa. Na isang babae, hindi ka uupo doon sa may paanan ng lalaki. Ginagawa lang yon ng isang babae sa kanyang mister, sa kanyang asawa. Opo. Eh ito, talagang very intimate sila ni Jesus. At kung hindi man asawa, Father, ang gumagawa noon, ibig sabihin yung babae noon na isang harlot. Harlot, no? Ang sarap. Parang social pakinggan ng pag-Ingles. Harlot. Pero sa Tagalog. Babaeng, ano ba yun? Kalapating mababa ang lipad. Diba? Oo. So, talagang very intimate sila. Mary was very attentive. She was closely listening to Jesus. Opposite yung kanilang karakter ni Martha. Si Martha is active. Samantala itong si Mary ay very contemplative. Yung tuloy, in the past, sinasabi na mas maganda ang buhay ng mga contemplative kaysa sa buhay ng mga taong nasa active life. Totoo ba yan? Kung ako, Father, parang depende. Depende kasi hindi mo naman po pwedeng lahat, no?
Depende siguro, Father, sa mga sitwasyon. Hindi naman siguro natin dapat paglabanin yung dalawa. No, kasi kailangan pareho na merong tao sa active world, of course, at meron din sa contemplative life. Kaya ang hamon palagi, Father, ay kung paano natin pagbalansehin ang nasabing active at contemplative. Na tatandaan ko, noong original It's a Revolution, si Cardinal Sin, tinawagan niya yung mga contemplative sisters. At ang sabi niya sa kanila, ipagdasal niyo ang nangyayari dito sa labas, particularly sa EDSA. Alam mo ang ginawa ng mga contemplative sisters? Nilagay nila yung transistor radio nila sa harap ng Blessed Sacrament. Habang sila yung nananalangin sa Blessed Sacrament, nakamonitor sila sa nangyayari. Kumbaga, pinagdadasal talaga nila kahit yung nangyayari. Kahit siguro pa din na hindi man sila physically na nakiisa doon sa sitwasyon, kundi sa kanilang pananalangin, sa kanilang puso ay nakiisa sila pa rin. So, ang issue dito ay hindi kung anong buhay ang mas mabuti o mas mahusay. Ang issue dito, kung nasaan ka man, ano man yung ginagawa mo, dapat you are in the presence of Jesus. Oh. Nasa iyo ang Panginoon. Nakikinig ka. It is also out of love, Father. No? Oo, kasi si Martha, sa kakatrabaho niya, wala na sa kanyang presence si Jesus. Inutos-utosan pa nga niya si Jesus eh. Sabi niya, utusan mo nga yung kapatid ko na tulungan ako dito. Oh. Eh, samantalang si Mary, nandoon siya, nakaupo, pero present siya kay Jesus. Kasi pwede palang nasa loob ka ng chapel, pwede palang nagsisimba ka tuwing Linggo, pero ang utak mo lumilipad. Mm-mm. Ang kalooban mo wala doon. Iniisip mo pa rin yung kung anong problema mo. So kung nasaan ka man daw, be present to the Lord and let the Lord be present unto you. Yun lang pala yun. At pwede rin po natin, Father, tingnan sa may aspeto na ito na kahit ano man yung ginagawa mo, huwag nating hahayaan na ang ating ginagawa isang magiging dahilan para husgahan at ihiwalay natin ang ating sarili sa iba. Tama. Kasi kung titingnan natin itong si Martha, na abalang-abala siya, akala niya ang kanyang ginagawa ay mas higit pa, mas maganda pa kaysa ginagawa ng kanyang kapatid. Kung kaya't maaaring tinitingnan niya na itong kanyang kapatid ay tamad, walang pakiramdam sa kanya. Walang konsiderasyon. Diba? Kaya kahit simple man yung gagawa mo. Nagpapakute lang doon sa bisita. Bakit hindi tumulong dito? Matala ko, init na init ako dito sa harap ng kalaan. Diba? at least itong si Mary, kahit nandoon siya, talagang present siya. Hindi siya nandoon para, ay, tatakas lang ako sa trabaho. Diba? Hindi siya nakaupo lang doon para magpahinga lang. No? Talagang nakikinig siya kay Jesus. Mary has chosen the better part. So, hindi po dito pinaglalaban ng dalawang klase ng buhay. Hindi po. Kung ano yung ginagawa ng tao sa kalye, yung traffic officer, na gumagawa siya ng matino at tama, at nagpapagod siya sa ilalim ng init ng araw, sa ilalim ng ulan, no? Nasa kanya ang Panginoon. Eh, pero kung ikaw naman eh, nandun doon sa simbahan, no? Pero wala ka naman yung natupag, kundi chismisan, sinisiraan mo yung kasister o brother doon, eh, palagay mo ba na sa iyong Panginoon? Di ba? At Padre, no, kadalasan nangyari na porket nasa simbahan ka, may ginagawa kang malakip ng katiwalaan ka, tingin mo sarili mo, ikaw nang pinakamataas, tapos sige ba ay utusan lang, mababa lang, second class lang. Kung baga, yun yung isang hindi magandang ugali at hindi dapat ipagpatuloy, no? Oh, hindi tayo binibigyan ng responsibilidad sa simbahan para tapak-tapakan yung kapwa. No? At iangat ang sarili. Ang inaangat lang natin palagi ay ang Panginoon. Diba? Kaya nga po, Father, mayroong isang joke po kami na marami sa atin ang mahilig sa ganitong klaseng salmo, responsor, nagsabi na purihin ang sarili, purihin. Samantala po, tayo po ay dadako muna sa isang paalala mula sa ating himpilang Radio Veritas. Sambuhay Interactive. Makinig. Narito na! Guya Max! Guya Max! May Guya
romano. Guyamas! May mangosteen. Guyamas! May turmeric at vitamin C. Guyamas! Nasa Mercury na. 12 pesos lang SRP. Mahalagang paalala, ang Guyamax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Magandang gabi po mga kapanali at mga kasambuhay. Balik po tayo sa programang Sambuhay Parish Bible Interactive. Ito po si Father Paul Marquez kasama po si Father Vic Ray ng Society of St. Paul. At nagbabalik po kami kasama po ang ating talakayan tungkol sa ating ebanghelyo sa darating na linggo. Opo Father, no? Ang pagkakaiba ni Martha at ni Mary sa harapan ng Panginoon. Panginoon. Oo. Alam mo, Father, ko ako yung titingnan ko, kapwa sila may mabuting ginagawa, no? May mabuting ginagawa. Kasi maputo kita. Kasi kung hindi naman nagluluto si Martha, ano nang kakainin nila? Opo, Father. 'Di ba? Kagaya na sabi natin na tayo lang, hindi lang tayo mga Pinoy ang nagkakaroon ng isang kultura ng isang pagiging isang hospitable, kundi pati rin sila. Tanda mo, Father, nung isa sa mga kasalanan ng Sodom at Gomorrah, na hindi sila hospitable. At nalala mo rin nung minsan na dumaan ang sina Jesus at ang kanyang mga apostoles sa isang bayan ng Samaria. Samaria. Ayaw silang padaanin. Kaya nagalit sa kanila ang mga apostoles, nagsabi na, Panginoon, hayaan mong humingi tayo na mag-ulan ng apoy, no? Gusto mo bang pugnawin namin ang bayang ito? Kaya ano sabi ni Jesus? Relax lang kayo. Kulang cool kayo, mga parts. Lipat tayo ng ruta. Meron namang ibang daan eh. Hindi kailangan magbugbogan dito. Mas malayo nga lang, mas mahirap lang, pero at least walang dadanak ng dugo. Peace lover ito si Jesus. Siyempre, peace. Kaya makikita natin na yung ginagawa ni Martha isang mabuting gawain. At dapat na rin natin tularan, no? Kasi yun yung kanyang pananaw na bilang isang may bahay, bilang isang may-ari ng bahay, na ang sinumang bisita na darating ay dapat mong tanggapin ng mainit, ng maluwag, at ng maayos, at ibigay kung ano ang nararapat isang bisita. So, kung minsan pala, hindi ito between good and evil, kung hindi dalawang good. Opo, Father. Isipin lang natin, ano yung better? Kasi at the time, ano ba talaga ang kailangan ni Jesus? Kasi si Jesus, sa puntong ito, nandun sa Bible, parang last chance na niya ito na makasama sila eh. At Father, tingnan mo yung, balikan mo kung ano yung pinakapakay ni Jesus kung bakit pumunta sa mundo. At kung bakit siya umikot. Para ipakalat, ipamalita ang mabuting balita. Para maghanap ng mga taong makikinig sa kanya. Para sila naman ang mag-hand on. At sa puntong ito, malapit na siyang patayin, baka hindi na siya makabalik sa Betanya. Ang gusto talaga niya, makapiling sila one last time. Okay, kailangan niya ng pagkain, pero mas kailangan niya muna ito eh. Yung mapakinggan ako, kasi sama-sama ng loob ni Jesus, mismo mga apostles niya, hindi siya naiintindihan eh. Pero baka naman itong pamilyang ito na pinakamalapit sa akin, baka ito'y pwede kong mapag-iwanan ng message ko. At isipin mo rin, Father, na yung dalawang ito ay hindi lang basta-bastang tao. Sila ay best friend, close friend. So, ibig sabihin, ito yung chance na Jesus na maaari sabihin natin na makapagbuhos ng kanyang damdamin, no? Kanyang frustrations, sama ng loob, no? Kasi nga sila yung pinagkatiwalaan nilang mga tao, no? Kaya sa pagkakataong ito, kinakailangan ni Jesus hindi lang na makakain, kundi isang taong makikinig. So let us be sensitive. Ano ba talaga yung need of the present moment? Kasi baka minsan tayo nagdidikta, ito yung kailangan natin. Pero kailangan discernment . No? Kaya Father, yung nasabi na may mga pagkakataon na kailangan din nating manahimik, kailangan nating ihiwalay ang ating sarili sa busy nating ginagawa para makita natin kung ano talaga ang mas kinakailangan. Oo, mahalaga na may ginagawa ka, mahalaga na busy ka, ngunit may mga pagkakataon na kailangan mong manahimik. Manahimik. And really to seek God's will. Kaya ito siguro yung nakita ni Martha na sa mga panahong iyon, mas kinakailangan ni Jesus ang isang taong may makikinig sa kanya,
isang tao na nakakaunawa sa kanya at isang taong magbibigay sa kanya ng pangangailangan niya bilang isang kaibigan. Mm-hmm. Balikta rin naman natin kung si Martha habang nagluluto ay tahimik lang, hindi nagre-reklamo, pleasant disposition, no? Masasabi natin nasa presence siya ng Panginoon. Oo. Pero kung habang siya ay tahimik at pleasant, ito namang si Maria ang paikot-ikot at kung ano-ano ang iniisip, wala naman siya sa Panginoon, di ba? Oo. So, kasi nga hindi naman ibig sabihin nandun ka, nakikinig ka, no? So ang key doon ay you should be always present before the Lord. And God is present everywhere. Huwag mo sabihin na huwag mo limitahan na ang Diyos ay andito lang at wala doon. No? He is present everywhere. Diba, Father? At nakikita rin ng Diyos kung ano ang saloobin ng bawat isa. Oo. Oh, oh, oh. Kahit nasabihin mo na maganda sana yung intensyon ni Martha, ngunit nung iniwalay niya yung kanyang sarili dahil sa busy siya tapos ang kanyang kapatid ay walang ginagawa, nararamdaman ni Jesus na mas kailangan ngayon ni Martha na punahin ang kanyang pagkakamali. Mm-mm. Ang isang saint na si Saint Benedict, meron silang motto, no, sa kanilang orders, Benedictine order, ora et labora. Na ang ibig sabihin ay prayer and work. No? So, palagi nilang binabalansi yun. Kailangan palaging balanse. How can I balance work and prayer? Siguro magandang itanong ito sa ating sarili. No? How can I balance work and prayer? Alam niyo, Father, ako nung nagsimula ako maging pari, no? Minsan nakakalimutan na yung dasal dahil sa busy sa apostolate, no? At matulog ka na lang, nakalimutan mong magdasal, no? Kaya siguro sa mga pare or kahit sa mga seminarista, ito isang hamon din na dapat tingnan na rin kung paano ibalansi itong ating ginagawa at nasabing ating pananalangin. Tandaan natin na tayo ay nangangailangan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dahil doon natin maririnig, doon natin makikita kung ano ang pangangailangan sa pamamagitan ng pananalangin. Ang mahirap pa niyan dahil karamihan sa ginagawa natin bilang pare ay magmisa. No? Kaya sa mga different communities, sa ating religious family, saka sa labas, kung minsan naisip natin, yung pagmimisa ay form of prayer, nagiging excuse. Na, anyway, nagdasal naman ako during that mass. Ilang mass ka nga, ilang ano na yon, prayer. No? Pero iba pa rin yung prayer na nananahimik ka, di ba? Umupo kang mag-isa, manahimik, magnilay. Magnilay, kasama mo yung sarili mo at kasama mo ang Diyos. Ang Diyos, oo. So, sana makita rin natin yung ginagawa natin, anuman ang ating ginagawa sa buhay na participation in the work of God. No? Kasi itong dalawang itong babae, Martha and Mary, ay iniimbitahan ni Jesus na mag-participate sa kanyang trabaho kasi nga malapit na siya mag Passion, Death, and Resurrection. No? So, inaasahan niya na sana makikinig to sila. Sana maunawaan nila at sila yung magiging taga-kwento later on. No? So, huwag po tayong panghinaan ng loob sa patuloy na pagtawag sa Panginoon sa pananalangin. No? Tuwi-tuwi na tayo po ay makinig sa Panginoon at hindi maaaring paspas lang ng trabaho kasi mauubos at mauubos din tayo. Ikaw, Father Vic Ray, ilang buwan ka na ba sa pagkapare? Father, siguro dalawang buwan na pa ako. Oh, batang bata pa. Amoy Diyos pa kung sabihin. Ano. At amoy kabanalan. Ikaw ba ay nakakaranas na pagod ka na? Na nasasaid ka na? Yung totoo lang, may panahon ba, may araw ba na dumating? Oh, Father, opo. Kasi isipin mo minsan na sunod-sunod yung misa. Kasi po, ako ay mayroong isang principle na kung may nangangailangan, Father, lalong-lalo na sa may patay, Father. Patay. Ayokong maghindi. Kaya sunod-sunod na tinatawagan ako, umuwi ako sa bahay sa seminaryo ng alas 10 ng gabi. Ayaw ko nang kumain, gusto ko nang matulog. Ay, hindi ka na nag-ano? Ang tawag doon, pag galing ka sa patay, pupunta ka muna yung sa pagpag. Pagpag, oo.
Alam mo naman, Father, pag mag-isa ka lang, walang gana kang magpagpag. Tawagan mo lang kami. Tawagan mo lang kami. Basta pagpag-portion. Diba? Pero Father, no, yung sabi ko nga na kahit na ganun man nun, napagod ako sa buong mag-araw, pero yung pakiramdam mo na binigyan mo ng panahon, binigyan mo ng halaga yung mga taong nangangailangan, sa palagay ko sapat na po yun, Father. No? Totoo yun. Mm-hmm. Yun yung nakakabigay sa iyo ng konsuelo. No? At the end of the day, sabi nga nila. No? At kasi mas mahalaga ang panahon, ang oras na bibigay mo sa kapwa mo kaysa pera. Mm-hmm. Kasi ang pera ay nauubos, ngunit ang panahon, ang pagmamahal, ang pakikinig sa kanila kailanman ay hindi makakalimutan ng tao. Ang ganda naman ng sinabi ni Father Vicray. Para ako nagre-recollection. No? Dapat ang title ng ating program next time ay Recollection with Father Vicray. Kasi sabi nga nila, yung kasiyahan, yung birthday, yung party, kahit ma-miss mo na yan eh. No? Kasi ano lang naman yan eh. Darating at darating. Pero yung kamatayan, wag na wag mo daw ma-miss na hindi ka makapunta doon sa namatayan. Kasi, la, pag nalibing, wala na. No? Saka lahat tayo dumadaan dyan. No? Kaya, bibigyan ka pa ng excuse kung hindi ka makapunta sa kasiyahan, sa birthdays, mga enjoyment. Pero, mas mahirap tanggapin kung hindi ka, kung wala ka doon, noong ang isang tao o mahal mo ay inaasahan ka pero hindi ka nakarating. At isa pa po, Father, no, siguro maganda rin natin tingnan dito yung isang bagong paraan o hindi man bago, yung nakalimutan natin gawin, no, na isang paraan ng ating evangelization, hindi lang yung pagtayo sa pulpito, sa pagmimisa, pagsisermon, yes, kundi yung pagbigay ng panahon upang makinig sa kwento ng mga tao. Mahalaga po yun, Father. Yes. Kailangang nakaapak ka kung ano ang totoong nangyari sa lipunan. O sige, mag-pray na tayo, Father Vicray. Ang ating closing, sa ngalan ng Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming pong salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa amin para makapaghimpapawid sa gabing ito. Nawa po'y samahan mo lahat po ng mga kapanalig at mga kasambuhay na nakasama namin sa isang oras. At sa susunod pa pong mga programa, nawa po'y patuloy mong pagpalain lahat ng mga susubaybay dito po sa himpilan ng simbahan, Radio Veritas. Tinataas po namin sa iyo, mga kapatid namin may sakit, lahat po ng mga nangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay, lalong-lalo na po yung mga nag-iisa sa kanilang bahay. Tulungan po rin ninyo ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, bigyan mo po sana sila ng mas mahabang pasensya at pang-unawa sa kanilang binabantayan. Gayun din po ang mga taong walang hanap buhay at nangangailangan ng tulong, panustos sa kanilang mga panggastos, nawa po bigyan mo sila ng mga taong handang tumulong sa kanila at umalalay sa panahon ng matinding pagsubok. Nawa po, O Diyos, basbasan mo ang bayang Pilipinas. Ilumin po ang mga puso na punong-puno ng galit at poot sa halip po ng pagbabahagi na pagkakawatak-watak. Nawa po ay magkaisa ang mga leader at nawa po'y patuloy na tuunan ang ikabubuti ng mga mamamayan, lalo na po yung mga pinakamaliliit sa lipunan. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Muli po sa ngalan po ng Society of St. Paul, St. Paul Bible Ministry at sa St. Paul Audiovisual, ito po si Father Paul Marquez, kasama po si... Ako pa naman po si Father Vic Redoro ng Society of St. Paul. At sana po isamahan nyo kami ulit next week. At kami po'y magbabalik doing all for the gospel. Sumayin nyo ang katotohanan.
Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Ang 17th Gawad Kanlaw Best AM Station sa Mega Manila. Ito ang Veritas 846. Kapanalig sa 50 taon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig, Philippine Standard Time, alas 9 ng gabi, araw ng Biyernes, 19 ng Hulyo, taong 2019. Time check, hatid sa atin ng Doc Alternativo. Para sa natural na lunas, mag-Doc Alternativo na. Doc Alternativo, PYP Mansion, Ignacio Street, Cubao, Quezon City. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Here now is the Philippine Conference on New Evangelization Update. Makinig! Maraming salamat mga kapanalig mula pa rin dito sa University of Santo Tomas Quadricentennial Pavilion kung saan kasalukuyang isinasagawa itong PCNE 6 o itong Philippine Conference on New Evangelization 6 na mayroong tema at nakatutok sa taon ng mga kabataan ay mga kapanayam ko si Cagayan de Oro Archbishop Antonio Ledesma. Magandang araw po Archbishop. Magandang araw din sa inyo lahat. Okay. Archbishop, para po sa inyo bilang isang arsobispo at namumuno sa Archdiocese of Cagayan de Oro, gaano po kahalaga yung mga ganitong uri po ng pagtitipon na nakatutok po sa ating mga kabataan?